when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Welcome back again, guys. As promised, Grock ang ano content natin for today. Susubukan ko yung ano. May nakuha akong feedback na parang mas maganda na Tagalog na lang gamitin ko na language. Huwag ko na ipilit yung English. Sorry kung medyo hindi maintindihan. Kung alam ko lang, guys, mas maaga kong ginawa to. Anyway, balik. Hindi lahat ng sasabihin Tagalog. May iba kasing bagay na mas na-express ko ng English. Anyway, ito. Ang mali dito, guys. Yung sinimulan ng Tamos yung blue buff without taking yung ano, nang hindi kinukuha yung Lito Wanderer. Tandaan nyo, guys, pag mag-invade kayo, malaki ang bilang ng ano, ng Lito Wanderer. Kasi ang Lito Wanderer ang magiging parang insurance nyo sa clash, sa early na clash. Yun ang ano, pinaka kasiguraduhan nyo ng regen, lalo na pagka wala kayong sustain hero sa lineup. Anyway, yung ano namin, yung Angela namin, kaya mong heal, pero syempre, Angela lang yan, guys. Hindi maasahan ng heal ng Angela unless of course masapo mo lahat ng first skill niya. Importante, guys, na tatandaan yun sa early. Anyway, tuloy tayo sa laro. Ito, nahihirapan yung link namin. Guys, sorry nga pala, mga recent days di ako consistent mag-post kasi recently ang sakit sa ulo mag-edit, lalo na dahil sa subtitles. Balik tayo sa game, guys. Yung sa fighter role, guys, lalo na sa 1-3-1, huwag kayo lalalim ng ganun unless nakikita nyo yung kalaban nyo sa mapa. Kita nyo yung nangyari sa Tamos. Ang nangyari, hindi pumalag siya, lumalim siya nang hindi niya alam nasaan yung kalaban. So, ayun, napitas siya ng ano. Lalo na malakas sa surprise yung Kufra, alam niya naman. And by the way, trio kami ng ano, ng Ling tsaka Chu dito. Ayan o. Yung Chu namin, tumatapang lang yan lumalim, lalo na pagka ano, pagka nakikita niya kaming malapit. Anyway, guys, sa 1-3-1 important ang jungle. Kita niyo yung piniping ko yung turtle. Importanteng tandaan yun, guys, yung ano. Kung gusto nyo lumamang sa early, always take the turtle buff. Kasi ang turtle buff yung pinaka ano nyo, pinaka sign ng lamang. Kasi out of all the objectives, guys, isa ang turtle lang isa sa pinaka malaking objective na pwede nyo kunin. Ayun, napitas. As a fighter, guys, minsan ay most of the time yun ang target nyo, yung pinaka funnel ng kalaban. Pero syempre, like everyone naman siguro eh, lahat naman siguro ng role objective ang unahin ng funneled hero. Dito tinatry pa nila yung ano eh, yung counter sa funnel, tama ba? Nag jungle item ba yung jungle emblem ba yung ano? Anyway, tuloy tayo sa game, guys. Hindi na ako nagre-retry. Sa mga magtatanong bakit hindi na retry, hindi na effective ang retry ngayon, guys. Hindi na bagay yung solo invade dahil sa nerf ni Grock. Yung nerf niya sa passive. Hindi na ako ilang beses na ako nadali, guys. Ilang beses ko sinubukan mag-invade ng mag-isa with retry. Wala akong insurance. Hindi ako mabuhay, eh. Minsan nakukuha pa ng pina-funnel ng hero nila ang kill plus yung buff. After that, nag-decide ako na mas maganda na talaga sprint or flicker. Kaya hindi ko na mare-recommend yung retry ngayon, guys. Unless of course, pagka walang masyadong CC yung kalaban, hindi nyo problema yun. Hindi na problema yun.
dito kasi merong ano, may Nana, may Kufra, meron ding Claude. Malakas din ang slow ng Claude ah. Pati na rin yung export na yan. Sobrang daming slow guys. Kaya mas pinili ko yung sprint. Eh no, naliligtas ka ng sprint guys. Tatandaan nyo yun. Buhay pa nga. Anyway. Ayun guys oh. Kita nyo paano nakalamang yung kalaban sa early. Dahil nga nag-invade sila. Successful yung invade. Maliban sa successful yung invade, naubos nila kami sa attempt namin mag-invade. Kung nangyari sa inyo yun guys, tatandaan nyo, discipline lang. Discipline lang after an error. Walang game na sure agad. Walang game na tapos na agad hanggat di pa natutulak yung mga tower. Kasi guys, tatandaan nyo. Oh, na surprise. Yan no guys, yung surprise ng ano, Kufra, sobrang effective guys. Pagka may Kufra kayong kalaban, na-avoid nyo yun. As much as possible, kung tank kayo, susubukan nyo hanapin yung ano, Kufra bago pumalag yung mga core nyo. Kasi yung tank talaga may pinakatrabaho mag-check bush guys. Tatandaan nyo yan. And yung Kufra, laging nasa damo yan. Nice set. Ganyan no. Kita nyo yung ano, nabawi namin yung snowball ng kalaban. Discipline lang talaga guys, yun ang pinakasusi para manalo sa isang laban. Discipline and mindset. Aalalahanin nyo lang na hindi pa sigurado ang laro hanggat di pa tapos. 50-50 lahat ng laro guys. Kahit gaano pa kalakas yung mga players, it's still a 50-50 game guys. Fair ang matchmaking guys in that term. Sa ganong term lang ah. Minsan kasi yung matchmaking medyo off kung sabihin. What I mean sa off guys, parang pangit. Pangit yung matchmaking minsan eh. Lalo na Moonton pairs you with ano, mga low points while you are a high points. Pero hindi ko kayo minamalit guys. May mga low points na magaling talaga. Yung mga ganong players, hindi lang talaga batak. Anyway, salamat sa panonood guys. Kung gusto nyo pa makakita ng more contents, like and subscribe to my channel. Kung gusto nyo ma-updated, ring that notification bell for more videos. And again guys, mas maganda kung papanoorin nyo muna yung iba kong videos bago to. Salamat sa panonood mga idol!